kinapulisan, kinakailangan lusugin, at kinakailangan i-take over ang property ng KOJC. Nangyayari lang po ito kapag meron ng digmaan at nais na i-confiscate ng isang estado ang pag-aari ng mga kalaban. Ang huling beses po na nangyari ito, na forcibly tinake over ang propiedad ito ng isang simbahan pa, ay nung pangalawang pandaigdigang digmaan. Bagamat nung panahon din ni Marcos Senior, nagkaroon din po ng sapilitang pagkuha ng mga media outfits gaya ng Channel 2 at ng Channel 7 na nangyari din po ngayon dahil ang broadcast studio ng SMNI ay naroon din po sa loob ng KOJC compound. Pero nung panahon ni Marcos Senior, at least hindi niya sinalakay ang mga simbahan. Di gaya ni Marcos Jr. na ngayon, sinalakay din ang simbahan ng KOJC. Di gaya ng panahon ni Marcos Senior, ang mga sundalo sa Marcos Jr. na administrasyon, hindi lang sapilitang tinake over ang simbahan ng KOJC, binastos pa, inihian ang kanilang kinukonsiderang sacred grounds at sapilitang ipinatigil ang lahat ng pagsamba. At least si Marcos Senior, diktador man siya, nanlabag siya ng karapatang pantao, hindi siya naghimasok sa pananampalataya ng Pilipino. Pilipinas, ano bang inaantay natin? Nakita niyo na ang paggamit ng dahas laban sa isang simbahan dahil ito ay kritiko ng administrasyon. Nakalimutan na nila nung minsan ang KOJC lamang, ang SMNI lamang ang sumuporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Pero ngayon, tinatratong terorista ang Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga nananampalataya sa kanilang simbahan. Ano pang inaantay natin, mga Pilipino? Nanindigan tayo laban sa kalabisan ng mga Espanyol. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Amerikano. Nanindigan tayo laban sa pananakop ng mga Hapon. Nanindigan tayo laban sa paglabang ng karapatang pantao at korupsyon ni Marcos Senior. Ano pa ang inaantay ninyo? Gusto nyo bang maubos ang lahat ng Pilipino bago kayo gumalaw? Aantay nyo pa ba na ang inyong mga pamamahay ang sasakalakayin? Aantay nyo pa ba na ang inyong mga simbahan ang sasalakayin? Aantay nyo pa ba na ipasara ang lahat ng mga periodiko at mga istasyon ng TV at ng radyo bago kayo magsalita? Tama po, meron tayong social media. At nagpapasalamat ako na yung mga nanood at nag-like nung ating pagtitipon sa EDSA kahapon ay umabot na sa halos kalahating milyon sa aking Facebook Live alone. Pero hindi po sapat na ang kayo po ay sumasapi sa social media. Kinakailangan manindigan lang po sa lansangan bago tayo maubos, bago mabaliwala ang ating karapatang pagtao. Dahil isipin niyo po kung nagawa niya yan sa isang simbahan na napakaraming miyembro na dati ay minamanuhan ng lahat ng politiko para manalo sa isang eleksyon. Sino kayo, ordinaryong mamamayang Pilipino, para hindi labagin ang inyong mga karapatan? Huwag na po natin antayin na tayo ay maging biktima. Tayo po'y manindigan na. Tama na, sobra na. Nabudol tayo minsan, di na tayo magpapabudol muli. Hindi na po pwedeng nakaupo at nanonood na kayo sa social media. Dahil isang araw, ang pamamahay nyo ang siyang lulusubin ng gobyernong Marcos Jr. Hindi ko po akalain sa buong talambuhay ko na ako po ay makukulong. Hindi po ako nakulong
nung ako'y aktivista laban kay Marcos Senior. Di po ako nakulong nung narindigan ako laban kay Gloria Macapagal Arroyo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakulong po ako kay Marcos Jr. Di mo mano, binastos ko raw ang Kongreso. Pilipinas, napanuutin nyo ang hearing na 3 beses na 8 oras kada mid-hearing. Ni minsan, wala akong binastos doon. 34 na taon na akong abogado, wala pa akong nakikita ang kuwes na nagpakulong dahil na-miss ang isang hearing sa 4 na hearing. Di po ako naniniwala na yan ay dahil sa pagbastos. Naniniwala po ako sa samulat-mula, yung investigasyon ng Kongreso, hindi po yan investigasyon sa Pogo. Yan po ay investigasyon kay Harry Roque ng patuluyan ng makulungyan at mapatahimik. Hindi po tayo papayag dahil kung lahat tayo magpapatakot, talaga pong mananatili sila sa puerto, sa pwesto panghabang buhay. Ang sabi ko nga po, huwag niyo na akong ikulong. Patayin niyo na ako dahil doon lang po ako magtatahimik. Habang ako ay may hininga, ako po ay magsasalita laban sa paglabag sa karapatang pantao at pag ang gobyerno po ay hindi nagtutugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Ang tanong pa rin, Mr. President, na aking kinampanya ng huling eleksyon at inakyat ang kanyang entablado. Adik ka ba? Kaya mo bang magpatakbo ng gobyerno? Hindi ko sinasabing adik ka na. Bagamat ang daming mga ebidensya na, mga confidential informant, isang video na na-authenticate, at isang testigo na nakakita sa iyong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ang akin, dahil kinampanya kita at makita ko sa entablado, bigyan mo ako ng kasagutan. Adik ka ba ngayon? Adik. Dahil kung ikaw ay adik, po pwede namang ikay magpahinga na. Po pwede namang ikay magpagamot. Wala akong galit na personal laban sa iyo. In fact, ang gusto ko, gumaling ka. Pero itigil mo ang paninungkulan kung hindi mo kaya gampanan ang iyong katukulan bilang isang presidente. Kaya ba nais mong ikalagkad ang Pilipinas sa gera na wala tayong panalo at wala tayong interes dahil ikaw ay napapraning na impluwensya ng pinagbabawal na gamot? Kaya ba hindi ka nakakabigay ng solusyon sa patuloy na pagtaas ang presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at kababaan ng sweldo dahil apektado ang iyong pag-iisip na pinagbabawal na gamot? Kung ganon, Mr. President, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Naibalik mo na ang pangalan ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero pwede ba? Umaapila ako sa iyo sa pagmamahal niyo sa bayan kung ano pang natitira dyan. Kung ikaw nga ay wala sa tamang pag-iisip, ibigay mo na sa iba ang liderato dahil nakasalalay naman po dyan ang buhay ng mga Pilipino. Pero huli na lang po dahil marami pong magsasalita at paumanhin po na tayo emotional ngayon. Pero hindi po tayo pwede magbulag-bulagan, magbingi-bingihan sa mga pangyayari ngayon. Napakahirap po ng buhay. At sa kabila ng kahirapan ng buhay, nandyan pa po ang pagyuyurak sa ating karapatan na para magang tayo'y mga hayop na wala ng karapatan. Tingnan nyo na lang po ang magmamalabis na ginagawa nila ngayon sa KOJC. Kung tayo po ay maninindigan laban sa ginagawa sa KOJC, hindi po yan dahil kay Apollo Kibuloy. Yan po ay dahil sila ay mga Pilipino at walang Pilipino na dapat tratuhin na para silang mga animal na walang karapatan. Hindi po tayo nagsasabi na tayo po ay para kay Kibuloy. Tayo po ay naninindigan para sa karapatan ng lahat ng Pilipino.
na hindi dapat tinatrato na para mga animal na walang karapatan. Gising na mga Pilipino. Gising na humpong sandatahan na sang-ayon sa ating saligang batas, kayo ay protektor ng taong bayan. Hindi ba ho kinakailangan ng proteksyon na ngayon ng ating mamamayang Pilipino? Nasaan po kayo? Wala pong krimen yan dahil nakasaan po yan sa saligang batas. The armed forces shall be the protector of the people. Sino na ngayon ang magpuprotekta doon sa mga sumasamba sa KOJC compound? Sino na po ang magpuprotekta doon sa mga namatay na nagdadasal sa KOJC compound? Sino na po magpuprotekta sa mga gaya ko na kritiko ng gobyerno na pinapasupil sa pamamagitan ng pagkukulong at pagsasamba ng kung anong mga kaso na walang ebidensya? Sinimula na po nila ang paglilitis by publicity laban kay Congressman Pulong, laban kay Attorney Manz na asawa ng ating Vice President, at laban mismo kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hukbong sandatahan. Sino na po ngayon ang mapoprotekta sa sambayanan laban sa isang gobyerno na walang konsyensya at wala sa tamang pag-iisip? Yun lang po. At sana po, bago ang huling lahat, bago na mahuli na ang lahat, manindigan na ang taong bayan at gampanan na ng ating hukbong sandatahan ang kanilang mandato na protektahan ang sambayanan ng